Yon, isang maulang gabi, yan. May bagyo ngayon, bagyong Egay. Nashot kami ng konti. Papa Gerald dito. Geraldo dito sa bahay sa may Plaridel kasi nga naiwanan niya yung susi kanina ng umaga, dinaanan niya yung gabi. Iwanan niya yung susi dun sa motor niya sa may Primark. Eh ngayon naman, de syempre nagkwento kami, napasarap kami ng kwentuhan, talagang kwentuhan lang. Ayun nga, di kasiraan daw siya dun sa may paparolan. Yan, di binaligaw, pinuntahan ko siya ngayon kasi nga bumuhos ang ulan. Parang may nasira raw sa motor niya. Di kinarga na namin yung motor niya dyan sa ano, sa truck. Hindi ko alam, napaka-bako-bako pala ron at napaka-tindi ron sa lugar nila. Eh, kahapon din. Kahapon niya ba yun? O yata, basta kahapon, ginamit namin nilabok yung truck. Hindi ko naman pala nalagyan ng tubig. Isang factor siguro yung kaya nag-overheat ako na hindi ko na-check ngayon. Kasi nga, syempre, nagmamadali na rin ako para, kasi gabi na nga din. Ayan. Nag-overheat ng konti yung truck natin. Tapos nga, buti na lang, gising din si Frankie. Salamat kay Frankie Pajardo na nagbigay sa atin ng... Yun, salamat kay Frankie Pajardo na nagbigay sa atin ng ilang tips kung paano gagawin. Kasi nga, hindi ko naman kabisado ang diesel siya. Marami kasi siyang alam tungkol sa truck, sa sasakyan. Kaya, ayan, ang sabi niya nga, di... Pero ang alam ko lang, dapat ipagpahingi. Pero nakita ko talaga, walang, ayan, nandiyan kami, nahihatid ko na si Gerald. Tapos, ako nga, ang masama pa niyang kwentuhan namin tungkol sa mga horror-horror lang. Una, kala ko, ganun lang eh, parang may naglalaro lang sa akin. Kasi, nung sa kamatsyele lang sa kanila, sa looban, sa, ano, sa Papande, nakakatawa talaga, sobrang dilim. Talagang isa mga ano ron. Yun nga, kala ko pinaglalaroan lang din ako. Pero biglang pagtapat ko rin dyan sa may simbahan na yan, bigla na naman namatay. Edi wala na akong magawa kundi ayun nga, magtanong-tanong ko ano dapat yung gawin. Nakita ko, tinignan ko rin yung radiator ko. Yun nga, medyo wala nang ano. Naamoy ko na na parang ngayon mainit. Kaso hindi ko pinapansin kasi nga hindi ko rin ayun kasi pwede naman palang buksan niya kahit na umaantar, kahit na mainit. Yun. Dapat pala nilagyan ko muna ng tubig. Yan, nakadalawang buhos ako, tatlong buhos yata ako ng puno na ano. Buti na lang doon sa ano, merong bahay na may tabo at saka may ano tawag doon, merong balde sa labas. Yan, inuwa ko muna. Tapos yun, dinanyan ko. Tapos tanong-tanong pa rin ako, pero talaga hindi pa rin ako sure dyan sa ginawa ko na yun. Pero sana maging safe kasi syempre mahirap yung mapagasos. Yun lang din ako na overheatan ng ganyan. Tsaka yan daw, sabi ni Frankie, pag may bumubula, sabihin daw may hangin. Hindi ko naman alam kung anong bula yung ano, yung itsura na mula, yung ganyan lang. Basta ganyan siya. Yan, pakikita natin kay La Frankie yung tsura nito bukos. So yun lang, salamat ulit siya pare na dinalaw tayo rito. Next time ulit, ingat-ingat, talagang pinaglalaroan tayo.